Isang mapagpalang araw po. Nandito po ako upang ibahagi itong karanasan ko sa kababalagan. Tungkol po ito sa aswang. Itong karanasan ito ay hinding-hindi ko makakalimutan. Nagbibinata po ako nung time na to. Dumating sa bahay noon ang aking tiyahin, kasama ang kanyang anak na 5 taong gulang, para magbakasyon. Yung nanay ko ay mahilig talaga sa mga bata. Maliban dito ay babae yung anak ni tiya. Kaming magkakapatid ay puro lalaki. Magmula nung dumating sina tiya sa bahay, halos buong araw ay si nanay yung nag-aalaga sa anak niya. At makikita mo talaga na gustong gusto niya na magkaroon ng babaeng anak. Nagsimula ang karanasan namin noong panahon ng labong. Naniniwala kami na kapag sasapit ang panahon na ito ay nagsisilabasan ang mga aswang. Yung lugar po kasi namin ay sikat din sa mga kwentong aswang kahit na hindi pa ako pinapanganak. Yun nga lang, hindi rin naman ako naniniwala nung time na to kasi wala pa akong karanasan. Isang tanghali noon, nagsabi si nanay na pupunta daw sila ni tiya sa bayan para bumili ng mga ulam at pagkain para sa hapunan. Maliban dito, kinabukasan ay kaarawan din ng aming lolo sa side ng nanay ko. Nakatira po ito sa kabilang baryo at doon po talaga lumaki si nanay. At yung baryo naman na kung saan kami nakatira ay ang lugar nila tatay. Si tatay noon ay nagtatrabaho. Yung 2 kapatid ko naman ay may pinuntahan nung time na to. Ang maiiwan sa bahay, ako, si kuya at ang anak ni tiya. Nagpapaanto kasi ang bata noon kaya hindi nila maisasama sa kabilang bayan. At pinapatulog din ito ni kuya nung time na to. At yun nga, maya-maya lang ay umalis na si nanay. Habang pinapatulog ni kuya ang anak ni tiya, ako naman ay nasa kusina at naghuhugas ng mga pinggan. Kakatapos lang din kasi namin kumain ng tanghalian. At hindi nagtagal, ay nakatulog din naman ang bata sa mahabang upuan na nasa gilid ng bintana. Pagkatapos kong maghugas ng pinggan, ay inutusan ako ni kuya na bantayan ang bata kasi maliligo daw muna ito. Kaya umupo ako sa upuan na kung saan nakahiga ang bata. Hindi nagtagal ay nanindig ang aking mga balahibo. Wala namang dahilan para manindig ang mga ito at unti-unti rin akong pinagpawisan. Yun bang kakaiba ang init noong sandaling iyon? Parang biglaan at hindi ko maintindihan. Nakaamoy din ako ng mabaho. Yung parang malansa. Sumigaw ako kay kuya noong sandaling iyon na kapag matapos itong maligo ay ako nang susunod. Walang kung ano-ano, habang nakatingin ako sa altar ay nahagip ng paningin ko na parang may gumagalaw sa bintana. Agad akong tumingin doon at sa maniwala kayo o hindi, kitang-kita ko itong malaking kuwago na nakadungaw sa bintana. At yung anak ni tiya ay nagsimulang umiyak. Kaagad ko itong kinuha at sinubukan kong palayasin ang kuwago na ito. Subalit parang walang imik. Tinitigan pa niya ako ng ilang segundo
na parabang may utak ng tao. At saka ito lumipad, papalayo. Ako naman ay nagtataka kasi usually tuwing gabi lang lumalabas ang mga kwago. At ang mga mata niya ay medyo namumula noong sandaling iyon. Agad ko namang tinawag si kuya at dali-dali naman itong lumabas ng banyo kasi narinig din niya ang pag-iyak ng bata. At hindi nga nagtagal, inaapoy na ito ng lagnat. At yung ikinakatakot namin noon ay baka tumirik ang kanyang mga mata. Kaya mabilis namin siyang dinala sa kapitbahay namin kasi hindi namin alam ang aming gagawin. At nung nakarating kami doon ay unti-unti lang din namang nawala ang kanyang lagnat. At sabi nung bata, may nakita daw siyang babae sa kanyang panaginip. Kukunin daw siya nito. Doon kami nagpalipas ng ilang oras sa kapitbahay namin at hinantay namin na dumating sina nanay. Kinahapunan ay bumalik ulit ang lagnat ng anak ni Tia at napagpasya namin na dalhin ito sa isang manggagamot. Sabi kasi ng nanay ko, siguradong may kaugnayan sa kababalagan ang nangyayari sa anak ni Tia. Kasi bago ito matulog nung tanghaling iyon, ay masigla pa ito at walang anumang dinaramdam. Kaya ito yung ipinagtataka namin. Sa pagdating namin sa manggagamot, ay tinignan niya yung bata. At sabi niya, mag-ingat daw kami kasi panahon ng labong at nagsisilabasan daw sila. Huwag daw naming masyadong ilabas ang bata kasi unang-una, dayo sila doon ni Tia. Ang manggagamot na ito ay mayroong nilagay na mga dahon sa noon ng anak ni Tia. At kinagabihan ay unti-unting bumaba ang kanyang lagnat. Bandang madaling araw naman ay nagising ako sa hindi malaman na dahilan. Hindi naman ako nagulat o anuman. Basta kusa lamang akong nagising. Nakarinig ako ng mahinang kaluskos na nanggagaling sa kwarto nila Tia. Ang lakas nun at nagtataka ako kung bakit hindi man lang nila narinig yon. Yung mga kapatid kong lalaki naman ay tulog din noong sandaling iyon. Kaya lumabas ako ng kwarto. Pumunta ako sa kwarto ni nanay at tatay at nakita kong tulog din ang mga ito. Tumungo ako sa kwarto nila Tia at nakita kong mahimbing din ang tulog nila ng anak niya. At yung kaluskos ay nanggagaling sa bubong ng kwarto. Dahan-dahan kong nilapitan si Tia at ginising habang pasulyap-sulyap ako sa bahagi na kung saan nanggagaling ang kaluskos na iyon. Sa maniwala kayo o hindi, kitang-kita ko itong mapupulang mga mata na nakatitig sa akin. Nagawa na pala niya ng butas ang bubong namin na noon ay gawa lamang sa pawid. Sumigaw ako noong sandaling iyon, pero nagtagal pa siguro ng isang minuto bago magising sina Tia. Talagang nagtataka ako kung anumang nangyayari sa kanila. Dali-dali namang pumasok si nanay at tatay sa kwarto at nagtataka kung bakit ako sumisigaw at kung bakit nandoon ako sa kwarto nila Tia. Itinuro ko naman ang bubong namin na noon ay mayroong butas na kasing laki ng kamao. Sabi ko, mayroong kumakaluskos kaya ako nagising. At kinuwento ko rin ang nakita kong mga mata. Nagsabi naman si tatay na kunin ko daw ang mga patalim sa kusina at gisingin ko sina kuya.
lalabas daw kami ng bahay para hanapin ang nilalang na ito. Bago pa man kami lumabas ng bahay, ay nakarinig kami na parang may tumatakbo sa bubong. At yung ilang piraso ng pawid ay nalalaglag. Ang ibig sabihin ay hindi ako namamalikmata at mayroon ngang nilalang na nasa bubong namin. Dali-daling tumakbo si tatay patungo sa kusina kasi doon papunta ang mga yapak na iyon. Sumunod naman kami ng mga kuya ko at inikot namin ang buong bakuran. Pero wala na kaming makita. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit hindi man lang sila nagising bago pa man maganap ito. At bakit ako lang? Sa lakas ng kaluskus na iyon ay talagang magigising ka. Sabi naman ni nanay, mukhang may ginawa sa amin ng aswang para hindi magising. Subalit ako daw ay hindi tinablan ng kanyang orasyon o ano man ang tawag dyan. Malakas kasi ang pananampalataya ko sa Diyos noong time na to. Maliban dito, lapitin po talaga ako ng kababalagan ayon kay nanay mula talaga nung bata ako. Parang may kakaiba daw sa akin. Sa side kasi ng nanay ko, lalo na sa angka ng lolo ko, ay parang may kakayahan daw na makaramdam at makakita ng mga bagay-bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Kaya siguro nakuha ko ang kakayahan na iyon. Hindi kami natulog nung madaling araw na ito at hinantay naming sumikat ang araw. Bumalik ulit kami sa manggagamot at sinabi namin ang kaganapang ito. At sabi niya, gustong kunin ang anak ni Tia. Kaya napaka-desperado ng nilalang na iyon. Sa araw na ito, nagdesisyon si Tia na umuwi na lamang sa kanilang probinsya para sa ikakabuti ng anak niya. At magmula nung umuwi sila, ay nawala lang din naman ang mga pagpaparamdam sa bahay namin. At dito kami nakapagsabi na totoo ngang anak ni Tia ang hinahabol. Hanggang dito na lang po ang aking munting kwento. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras. At sana po ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Nakikinig po ako dito mula 2021 at hanggang ngayon, solid pa rin. Maraming salamat.